Nagbukas ang pelikula sa pangunahing karakter, si Jake Sully, na nagsasalaysay ng kanyang simple at mapayapang buhay kasama ang kanyang pamilya sa Pandora bilang hepe. Binanggit niya na siya at ang kanyang asawang si Neytiri ay may kabuuang 5 anak, 2 anak na lalaki na sina Neteyam at Luak, 1 anak na babae na si Tuk, ang kanilang ampon na si Kiri at 1 lalaking lalaki na pinangalan ng Spider. Nagpatuloy si Jake upang linawin na si Kiri ay anak ng kanyang mahal na kaibigan. Si Grace na namatay habang tinutulungan ang mga taong Navi na lumaban sa mga tao. Tulad ng para sa Spider, siya ay naiwan nang ang lahat ng mga tao ay bumalik sa lupa pagkatapos matalo sa kanilang labanan. Sinabi ni Jake na ang mga bata ay naglalaro at nag-aalaga ng mabuti sa isa't isa. Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kulay at laki ng katawan, binanggit ni Jack na ang lahat ng mga bata ay namumuhay ng magkakasama tulad ng isang pamilya. Gayunpaman, hindi gusto ni Neytiri ang Spider. Dahil ipinahayag na siya ay anak ni Colonel Miles Quaritch, ang masamang tao na muntik nang magpunas ng nabis. Lumalabas na naiwan si Spider sa Pandora dahil napakaliit niya para madala pabalik sa Earth. Si Kiri naman ay may espesyal na koneksyon kay Spider, at mahal na mahal siya. Habang ginugol ng taong lalaki ang buong buhay niya kasama ang mga taong Navi, iniisip niya na isa siya sa kanila. Isang gabi, nang nag-uusap si Neytiri at Jack, napansin nila ang ilang maliliwanag na spaceship sa kalangitan. Biglang lumapit sa kanila ang mga spaceship at nagsimulang magwasak. Ang tirahan ng Umatikaya ay sinusunog ng apoy na nagre-resulta sa malawakang pagkasira at pagkamatay ng maraming hayop. Mula sa mga sasakyang pangkalawakan, isang grupo ng mga sundalo na may robotic artilleria ang lumabas at tatapusin ang anumang natitira sa lugar. Si Neytiri at Jake, na nanonood mula sa malayo, ay nabigla nang malaman na ito ay isang RD spaceship na nagdadala ng mga tao na naroroon upang kolonihin ang Pandora at magtayo ng isa pang pangunahing operating station. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa isa sa mga laboratorio ng tao kung saan matagumpay na nakalikha ang mga siyentipiko ng Navy clone ng Coronel. Siya ay pinakain ng mga alaala at data na nakolekta bago ang kanyang kamatayan. Dahil dito, alam ng clone ng Colonel ang lahat, maliban kung sino ang pumatay sa kanya at kung paano. Kasama ng Coronel, ang mga siyentipiko ay gumawa din ng mga clone ng iba pang mga sundalo na naroroon sa kanilang nakaraang pag-atake sa Pandora. Bilang resulta, ang Coronel at ang kanyang mga tauhan ay determinadong wasakin ang Umatikaya, at lalo na, Jake. Samantala, sa pagtatangkang itakwil ang mga nanghihimasok. Pinangunahan ni Jake ang isang hukbo ng Navi patungo sa mga linya ng supply ng tren ng RDA. Matagumpay niyang napasok ito at nagawang magnakaw ng mga bala at mga supply ng pagkain. Sa operasyong ito, ang isa sa kanyang mga anak na lalaki, si Luak ay hindi nakinig sa kanyang mga utos at nasugatan ang kanyang sarili. Pinagalitan siya ni Jake at hiniling na disiplinahin siya mula sa susunod. Sa kabilang banda, nakilala ng Coronel ang kanyang nakatatanda, si General Ardmore, na nagpapaalam sa kanya tungkol sa mga kasosyo sa paglipad ng Navy na tinatawag na Scouts. Kasalukuyan nilang sinasalakay ang kanilang mga helicopter at pinapabagal ang mga ito. Nang marinig ito, gumawa ng master plan ang Quaritch na salakayin ang kagubatan kung saan sila nakipaglaban dati at mangalap ng ilang impormasyon tungkol sa kanila. Hindi nagtagal, nakarating siya sa kagubatan kasama ang iba pa niyang mga kasama. Sa kasamaang palad, naglalaro din ang mga anak ni Jake sa iisang gubat. Sa sandaling iyon, tumingin ang Coronel sa kanilang nakaraang larangan ng digmaan at natuklasan ang kanyang robotic suit na ang kanyang mga labi ay nasa loob pa rin. Ang lahat ng ito ay naobserbahan ni Luak at agad niyang kinontak ang kanyang ama sa tulong ng isang voice transmitter sa kanyang lip. Pinakinggan ito ni Jake at iminungkahi si Luak na lumayo sa kanila at tahimik na umalis sa lugar. Siya at si Neytiri pagkatapos ay lumipad patungo sa kagubatan upang tingnan ang kaligtasan ng kanilang mga anak. Nakalulungkot, nang subukang tumakas ni Luak at ng kanyang mga kapatid, nahuli sila ng mga tao. Tinitingnang mabuti ng Coronel ang kanilang mga daliri at nalaman na sila ay mga anak ng kanyang pangunahing karibal. Sa sandaling yon, dumating doon si Neytiri at Jake at sinalakay ang mga sundalo. Pinamamahalaan nilang palayain ang karamihan sa kanilang mga anak, ngunit hindi Spider. Ang batang lalaki ay sa kasamaang palad ay kinuha ng masasamang tao. Nang maglaon, nang tanungin ng Coronel si Spider ang kanyang pangalan, mabilis niyang naunawaan na siya ay kanyang anak. Bumalik sa Umatikaya, nilapitan ni Jake ang kanyang asawa, at iminungkahi na umalis sila sa lugar at magtungo sa silangang seaboard. Siya ay nag-aalala tungkol sa Spider na ibunyag ang kanilang lokasyon sa Coronel at sa kanyang mga tao. Sinabi rin ni Jake kay Neytiri na hanggang naroon siya kasama ng tribo. Patuloy silang atakehin ng mga tao dahil siya ang unang pumatay kay Colonel Quaritch. Ayaw umalis ni Neytiri sa kanyang magandang tahanan, ngunit alam niyang totoo ang sinasabi ng kanyang asawa. Kaya naman, obligado siyang magmigrete kasama niya.
Sa kabilang banda, si General Ardmore ay naglalabas ng ilang kalupitan sa Spider sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya sa isang umiikot na makina. Sinusubukan niyang kunin ang mahalagang impormasyon mula sa bata, ngunit hindi siya nagtagumpay. Masyadong tapat si Spider sa kanyang mga magulang na nabi, at hindi lang siya magpapatinag. Nakapagtataka, hindi nakikita ng koronel ang kanyang anak sa ganitong estado, kaya agad niyang itinigil ang makinang umiikot. Pagkatapos ay lumapit siya sa general at sinabi sa kanya, nahahawakan niya ang gagamba sa kanyang sariling paraan. Nang maglaon, nakilala niya ang bata sa isang hiwalay na silid at tiniyak sa kanya na hindi siya masamang tao. Ibinunyag din niya na narito siya para ibalik siya sa lupa. Pinapainit nito ang puso ni Spider, at sa kalaunan ay pumayag siyang ibigay sa kanya ang impormasyong gusto niya. Sa susunod na eksena, iniwan ni Jake at ng kanyang buong pamilya ang kanilang sariling tahanan at lumipad sa kanilang mga scout. Matapos lumipad ng ilang araw, sa wakas ay nakarating sila sa isang lugar na tinatawag na Mekaina, kung saan nakatira ang isa pang tribo ng Navi. Nakapagtataka, ang mga Navis na nakatira dito ay malabo ang kulay, at mas gusto nilang manatili sa tubig. Nang makita si Jake at ang kanyang barkada, sinimula nilang pagtawanan ang kanilang hitsura. Hindi nagtagal, ang pinuno ng tribo, si Tonowari, ay dumating doon kasama ang kanyang asawa. Nakaramdam siya ng pag-aalinlangan tungkol kay Jake at sa kanyang pamilya. At binanggit na hindi sila angkop na mabuhay sa tubig. Gayunpaman, desperado na mailigtas ang kanyang pamilya, nangako si Jake na makakabagay sila sa lugar sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay ibinunyag niya kung paano siya hinahabol ng ilang tao. Nang marinig ito, sa wakas ay pumayag si Tonowari na manatili sila at bigyan sila ng kanlungan. Hinihiling din niya sa kanyang mga anak na turuan ang mga anak ni Jake kung paano lumangoy at gamitin ang kanilang mga espesyal na nilalang upang gumalaw sa tubig. Bilang pagsunod sa kahilingan, dinala ng mga anak ni Tonowari ang kanilang mga bagong kaibigan sa karagatan at sinimulang ipakita sa kanila ang mga pangunahing kaalaman. Samantala, ang napakapilyong Loak ay sumusubok na kumonekta sa isang nilalang sa dagat, ngunit nawalan ng kontrol at nahulog sa tubig. Nang makita siya, nagsimulang tumawa ang mga anak ni Tonowari. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari, ang batang babae, makikita si Kiri sa kailaliman ng karagatan. Nakapagtataka, naka-adapt siya ng maayos sa lugar, at kaya niyang kontrolin ang ilang nilalang sa dagat. Kinabukasan, habang nagninilay-nilay si Kiri sa ilalim ng tubig, nilapitan siya ng anak ni Tonowari, si Aonang, at ng kanyang mga kaibigan at sinimulan siyang pagtawanan, na tinawag siyang Freak. Dahil dito, dumating si Loak at sinuntok si Aonang. Nang maglaon, nang malaman ni Jake ang pangyayari. Galit niyang inutusan ang kanyang anak na pumunta at humingi ng tawad kay Aonang dahil anak ito ng pinuno ng angkan. Nag-atubili, pumayag si Loak at humingi ng paumanhin. Kahit na pinatawad siya ni Aonang sa harap ng iba, sa kaibuturan niya, galit pa rin siya. Kaya, para maturuan ng leksyon si Loak, dinadala niya ito sa isang naka-schedule na lokasyon sa pagkukunwari ng paglangoy. Lubos na nakakalimutan ni Loak na may mga mapanganib na mandaragit sa dagat sa lugar. Makalipas ang ilang sandali. Nang mangingisda si Loak, mabilis na lumalangoy sa kanya ang isang malaking mandaragit. Takot-takot, tumingin-tingin si Loak sa paligid para humingi ng tulong, ngunit nabigong mahanap ang sinuman. Ngunit sa sandaling iyon, sumagip ang isang napakalaking nilalang na nagngangalang Payakan. Mabilis nitong pinapatay ang mandaragit sa tulong ng malapad nitong ulo. Dito, malalaman natin na si Payakan ay isang tulkon, isang mapayapa, at matalinong nilalang. Mayroong libu-libong tulkon sa dagat, na itinuturing ng Mekaina bilang kanilang espiritual na pamilya. Ang Payakan ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihan sa lahat. Samantala, si Loak ay nasagip at dinala sa ibabaw ng Payakan. Tinutulungan din ng huli ang nilalang sa pamamagitan ng pagbunot ng ilang salapang na tila sinasaktan ito. Sa pamamagitan nito, ang dalawa ay lumikha ng isang magandang ugnayan at magkaibigan sa isa't isa. Nang maglaon, nang makarating si Loak sa lupain, tinawag siya ni Tonowari. Nalaman ng mahigpit na pinuno ang tungkol sa mga kalokohan ng kanyang anak at gusto niyang humingi ng tawad si Aonung. Gayunpaman, ang walang pag-iimbot na si Loak ay tumatanggap ng responsibilidad para sa kanyang mga aksyon at kasinungalingan na walang kinalaman si Aonang dito. Sa wakas ay ipinaunawa ni Aonang na hindi naman masama ang bagong Navis. Pagkaraan ng ilang oras, muling nakipagkita si Loak sa kanyang kapatid at mga kaibigan at ipinaliwanag kung paano iniligtas ni Payakan ang kanyang buhay. Sa kanyang pagtataka, walang naniniwala sa kanya. Sa halip, ibinunyag nila na ang Payakan ay isang mamamatay tao, at iyon ang dahilan kung bakit ito ay inabandona ng iba pang mga tulkon. Sa kabilang banda, sinabihan ni Spider ang kolonel tungkol sa ilang kultura ng Navi, at dinala siya sa bundok ng Hallelujah upang pumili ng isang scout para sa kanya. Sa una, ang koronel ay nagpupumiglas, ngunit sa lalong madaling panahon, nakuha niya ito at pinalipad ito. Makalipas ang ilang sandali, nakakuha din siya ng impormasyon tungkol sa posibleng lokasyon ni Jake at tumungo sa Mekaina Reef kasama ang kanyang hukbo.
Pagdating, hinarap niya si Navis sa tubig at tinanong kung kilala nila si Jake. Kapag sinabi ng Navis na hindi, pinapatay ng masasamang tao ang isa sa kanila at sinunog din ang kanilang mga bahay. Sa kabila nito, pinaninindigan ng Navis ang kanilang pahayag. Naiwan ng walang mga pagpipilian, sinanyasa ng koronel ang kanyang koponan na pumunta para sa Plan B. Ngayon, gusto niyang patayin ang mga tulkon ng marami, umaasa na sa wakas ay ilalabas nito si Jake. Ngunit mayroon ding isa pang bentahe ng pagpatay sa kanila. Ang mga tulkon ay may mahalagang likido sa loob ng kanilang utak na maaaring magpapataas ng mahabang buhay. Sa lupa, ang isang litro ng likidong ito ay aabot sa milyon-milyon. Sa lalong madaling panahon, ang ilang mga mangangaso ay nagsimulang humabol sa mga halimaw sa dagat. Hinahampas nila ang maraming taga-subaybay sa kanila at nawalan sila ng malay. Sa isang makabagbag damdaming eksena, makikita natin ang isang ina na si tulkon na brutal na pinatay habang ang kanyang mga supling ay nakahiga sa kanya sa gulat. Ang mga tao sa kalaunan ay umalis kasama ang mga taga-subaybay sa loob pa rin ng mga tulkon. Nang matuklasan ng mga Mekayina na ang kanilang mga kaibigan ay pinapatay, sila ay nagalit at nagpasya na makipag-ugnayan sa mga umaatake. Gayunpaman, pinatahimik sila ni Jake at binanggit na kailangan muna nilang ipaalam sa mga tulkon ang tungkol sa mga taga-subaybay. Ito ang tanging paraan upang maiwasan nila ang welga sa hinaharap. Sa sandaling marinig ito ni Loak, umalis siya upang ipaalam sa kanyang matalik na kaibigan, Payakan, tungkol dito. Sumama rin sa kanya si Aonong at ang ilan pang lokal. Pagkaraan ng ilang sandali, kalaunan ay nakasalubong nila si Payak at naghanda upang hilahin ang tracker mula sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang koronel at ang kanyang mga tauhan sa pangangaso sakay ng kanilang balyena. Matapos silang makita, nakipag-ugnayan si Loak sa kanyang ama at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa sitwasyon. Sa paglipas ng panahon, siya at ang kanyang mga kaibigan ay nagtagumpay din na hilahin ang tracker mula sa katawan ng Payakans. Pagkatapos nito, nagtago sila sa ilalim ng tubig habang ang mga tauhan ng koronel ay nagsimulang maghanap sa kanila. Samantala, nilapitan ni Jake si Tonowari at ipinaalam sa kanya na nawawala ang kanilang mga anak. Nag-aalala ito sa huli at mabilis niyang inutusan ang kanyang mga tao na maghanda para sa digmaan. Kinuha rin nina Jake at Nitiri ang kanilang mga sandata, at sa lalong madaling panahon, lahat sila ay sama-samang tumungo sa larangan ng digmaan. Sa kabilang banda, inutusan ng koronel ang kanyang mga tauhan na ilunsad ang kanilang pag-atake sa mga tulkon at hanapin ang mga anak ni Jake. Pagkaraan ng ilang sandali, nahanap nila si Nakiri at Tuk, at nakuha sila sa isang lambat. Sinubukan ni Loak ang kanyang makakaya na mapunit ang lambat, ngunit hinila ang kanyang sarili papunta sa balyena kasama nito. Hindi nagtagal, dumating ang koronel at kinulong sila sa rehas ng barko. Pagkatapos ay kinuha niya ang collar transmitter ni Loak at hiniling kay Jake na sumuko para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Dahil walang pagpipilian, pumayag si Jake sa kanyang mga kondisyon. Kasabay nito, napansin ni Payak ang kanyang matalik na kaibigan, nakaposa si Loak sa deck at nagpa siyang iligtas siya. Sa isang mapanganib na hakbang, bigla siyang tumalon sa deck at sinimulang ilipat ang malalaking palikpik nito. Ito ay nagtatapon ng maraming sundalo at pinawi ang barko. Sinasamantala ang kaguluhang ito, inilunsad din ni Jake at ng Mekayina ang kanilang pag-atake sa koronel at sa kanyang hukbo. Gusto nilang iligtas ang kanilang mga anak, ngunit gusto rin nilang maghiganti. Samantala, sinira ng Spider ang controller ng Wala Ship, na naging sanhi ng paghampas nito sa mga bato, hayaang mapuno ang tubig sa loob nito. Sumunod, si Jake at ang kanyang panganay na anak, Neteyam, mabilis na umakyat sa deck at palayain sina Loak, Tuk, at Kiri. Pagkatapos ay inutusan nila ang mga bata na bumalik sa kaligtasan, ngunit tumanggi si Loak. Sa halip, nagpasya siyang iligtas ang kanyang ampon na kapatid na si Spider. Sumama din sa kanya si Neteyam at pagkatapos ng kaunting paghahanap, nakita nila si Spider. Nang papaalis na sila sa barko, napansin ng koronel at nagpaputok sila. Sa kasamaang palad, si Neteyam ay natamaan ng isa sa mga bala at malubhang nasugatan. Agad siyang dinala ni Loak at Spider sa pampang sa kanilang ina, ngunit dahil sa labis na pagkawala ng dugo, siya ay pumanaw. Nang makita ang kanyang anak na namatay sa harap mismo ng kanyang mga mata, si Nitiri ay nagsimulang umiyak at sumigaw ng malakas. Samantala, nakuha ng masamang koronel si Nakiri at Tuk gamit ang kanyang scown. Nang maglaon ay nakipag-ugnay siya kay Jake at ipinahayag na kasama niya ang dalawa niyang anak na babae. Matapos makuha ang impormasyong ito, kahit papaano ay pinapakalma ni Jake si Nitiri at hinikayat siya na sumama sa kanya at iligtas ang kanilang mga anak na babae. Ang huli ay obligado at puno ng galit, tinawag niya ang kanyang scone, hinawakan ang kanyang busog at mga palaso at lumipad patungo sa barko. Hindi nagtagal, lumapit si Jake sa barko at nagdulot ng pagsabog na ikinamatay ng mga tauhan ng koronel. Dumating din doon si Neytiri at nagsimulang bumaril ng mga araw sa natitirang mga tao, agad silang pinapatay. Samantala, natagpuan ni Jake ang kanyang maliit na anak na babae, Tuk, at pinalaya siya, ngunit sa parehong oras, nagpapakita rin ang koronel. Hawak niya si Kiri sa knife point. Pagkatapos ay binantaan niya si Jake na ibaba ang kanyang mga sandata, at ang huli ay nag-atubili na ginawa yon.
Samantala, isang mapaghiganti na ni Tiri ang nakakuha ng spider, at nagbanta na papatayin siya. Sa una, binanggit ng koronel na wala siyang kaugnayan sa spider, ngunit nang gumawa si Tiri ng maliit na hiwa sa dibdib ng bata, agad niyang iniwan si Kiri. Dahil dito, naghanda si Tiri at ang kanyang pamilya na umalis, ngunit binanggit ng koronel na muli niyang hahabulin si Jake at papatayin siya. Nang maglaon, napagtanto ni Jake na kailangan niyang alisin ang koronel upang mamuhay ng mapayapang buhay. Kaya naman, bumalik siya sa larangan ng digmaan. Sa pagkakataong ito, ang magkaaway na arko ay naglalaban sa isa't isa sa isang makalumang suntukan. Ito ay isang brutal at ang dalawa ay nagtutugma sa bawat isa. Ngunit sa huli, ito ang ating bayani, si JK ang nanginibabaw. Nahawakan niya ang kanyang mga braso sa lig ng kolonel at nawalan ng malay. Ipinapalagay ni Jake na siya ay patay na at hinayaan siyang malunod sa tubig. Sa kasamaang palad, siya rin ay nahihirapang huminga at nagsimulang lumubog sa ilalim. Ngunit sa parehong oras, dumating si Loak upang iligtas at ibinalik siya sa ibabaw. Nang maglaon, dinala ni Payakan ang buong pamilya at dinala sa Pampang. Sa kabilang banda, hinila din ni Spider ang kanyang biological dad mula sa tubig at iniligtas ang kanyang buhay. Ngunit nang hilingin sa kanya ng koronel na umalis sa lugar kasama niya, tumanggi si Spider at bumalik sa kanyang pamilyang umampon. Sa huling eksena, inilibing ng pamilya ni Jake at ng buong tribo ng Mekaina ang katawan ni Neteyam sa ilalim ng karagatan kung saan niyakap siya ng mga lighting tubing na parang sa kanila. Nagtatapos ang pelikula sa pag-alala ni Jake sa kanyang pinakamagagandang alaala ng kanyang nakatatandang anak at napagtanto na siya ay nasa langit kasama ang kanilang mga Diyos.